Maagang pinilahan ng mga sariwa at abot-kayang prutas sa Kadiwa stalls sa Department of Agriculture. Tamang-tama para gawing fruit shake, fruit juice at ice candy ngayong mainit ang panahon. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Mangga, melon, lemon at suha. Ilan lang yan sa mga prutas na mabibili sa Kadiwa stalls sa Department of Agriculture. Maari mabili ang mangga sa 100 pesos per kilo, melon sa 80 pesos per kilo, pakwan sa 45 pesos per kilo, lemon sa 50 pesos ang tatlong piraso, at suha sa 110 pesos per kilo. Kadalasan itong ginagawang fruit shake, fruit juice at ice candy. Sa katunayan, maagang pinilahan ng mga mangga na nagmula pa sa Bataan. Panapanahon ng mangga, lalo na pagka mabibili nyo ay Bataan, matamis. Kakainin namin sa bahay, isi-shake namin. Masarap siyang shake. O, tama-tama sa pag-init. Ngayong mainit ang panahon, patok sa mga kababayan natin ang fruit shake. May mangga, pakwan, lemon, at avocado. Mura na, pamatid-init din itong fruit shake. Ano yung usualing flavor yung binabalik-balikan nila? Usually po is yung mangga talaga po. Kasi, diba, yung mangga is more in... Matamis siya in Philippines. So anong binibili nyo ngayon? Avocado shake po. Bakit mainit talaga? Ito yung madalas yung or paborito nyong bilhin? Yes po, kasi malamig po siya. Hindi rin mawawala ang iba pang pampalamig tulad ng buko juice, melon juice, pineapple juice at halo-halo. Para medyo lumamig ng konti ang pakiramdam sir, kaya po bumili ako ng palamig. Sa monitoring ng PAGASA, naitala sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan ngayong araw, habang 39 hanggang 40 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. Between 42 to 44, so ibig sabihin yan po yung naandun sa danger level. Possible po yung heat exhaustion and heat cramps, so likely siya. And probable siya kung ang heat stroke, kung halimbawa ay magkakaroon tayo ng direkta o matagal na exposure sa init ng araw. Patuloy na pinapaalalahanan ng publiko na uminom ng 8 basong tubig upang manatiling hydrated. Gayun din ang paggamit ng payong kung lalabas ng bahay. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.